Guys, 9 days na lang, Pasko na. Tanggapin na natin to. Kaya naman magsimula na rin nating simbong gabi. Actually, today yung first day. At para sa mga humiling ng something na pagkakitaan, bibingka is the answer. It's always the answer naman. Marami ang nakamiss dyan dahil karaniwang tuwing Pasko nga lang natin natitikman. Kung paano magiging kitang-kita ang kita sa bibingka, ituturo ni Eat Girl Love. Pero Love, sa Pilipinas lang ba kilala ang bibingka? Oh, another good question. Meron din ito sa Indonesia at bibingka rin ang tawag nila rito. Ang kaibahan lang mga kapuso, yung kanila po, cassava flour ang kanilang ginagamit. At kasama na sa butter mismo ang niyog. Meron din sila mga bersyon na kung tawagin naman nila ay wingko, wiwingka o bibika. Nag-umpisa na nga po ang simbang gabi mga kapuso at kahit pa meron sa atin umaattend ng online mass lamang na ginagawa po sa ibang mga lugar, hindi pa rin po maaalis sa ating mga Pinoy ang mag-crave ng nakasanayan nating pagkain pamasko gaya po ng bibingka at yung hitik sa salted egg, yung iba po may keso, yung iba may fresh na niyog, pero dito po sa Angeles, Papanga, yung kanilang bibingka galapong ay talaga naman ginawan nila ng iba't ibang flavors. Bukod po sa pagluluto nito, aalamin din natin kung paano ito pagkakakitaan. At para ituro sa atin yan, makakasama natin si Maki Yalong, ang owner at ang utak sa likod ng amazing idea na ito. Good morning, Maki! Good morning po. Maki, una sa lahat, kailangan naming malaman paano mo niluluto itong bibingka mo at anong flavor ang ating gagawin ngayon. Yes po ma'am, gagawa po tayo ngayon ng ube flavor na bibingka po ma'am. Yan, okay. So ang ginawa mo ngayon, ilagay mo yung ating galapong. Galapong, tsaka then, yung whole egg po. Yes, okay. Tapos, samahan na rin po natin ng sugar, white sugar. White sugar ang ginamit mo. Ihalo na rin po pala natin yung ating ube sauce para po sa ating ube. Ube sauce. Yes ma'am. And then, ilagay na po natin sa lutuan nating uling. Oh! Gaano katagal ang pagluto po ng ating ube bibingka? Nasa 10 to 15 minutes po, ma'am. Takal din pala. And then, gagawa na po tayo ng ube sauce po natin. Ilagay po natin yung ube halaya. Oy! Yung ating condense. Yun ay magpapatamis pa. Tapos konting tubig po para makuha natin yung thickness po na gusto natin. Okay, and then? Okay, after 10 to 15 minutes po, luto na po yung ating ube bibingka. Okay. Lalagyan na po natin ang ating toppings na keso at ube sauce. Ayan, so inilalagay sa ganyan. So pag sinaserve mo, ganyan talaga? Yes ma'am, ganito po yun. Ito na po yung ating bibingka ube. Itong kanilang ube bibingka. So may nakahanda na tayo dito. Try natin. Ayan. Okay. And then lalagyan pa ito ng Maki, di ba? Lalagyan ng fresh na nyog. Tama? On top. Tikman natin. Ang sarap! Thank you po. Nice! Saka tama lang yung tamis. At kinakalaban siya nung keso. Nako, siguradong magliliwalag po ang paningin ng ating mga kapuso kapag nalaman nila kung gaanong kakitang-kita po ang kita sa flavored bibingka. Maki! Kung gagawing business ng mga kababayan natin itong flavored bibingka, o di ba gagawing negosyo, magkano ang kailangan na puhunan, magkano ang kikitain, at ilan ang magagawang bibingka doon sa ipupuhunan niya? Sa puhunan pong 2,500, makakagawa na po sila ng 75 pieces po ng bibingka. Okay. Na pwede po nilang ibenta ng 65 pesos each. Mm-hmm. Pwede po silang kumita doon ng 4,875 a day. Okay. Ang laki nun ha! Sobrang kitang-kita ang kita dito sa flavor bibingka na to. Ang galing mga kapuso! Ting! Wala pong mas kukutita pa sa inyong Pasko sa kitang yun ako mga kapuso. At dahil bright si Maki! Bright na bright! Meron pa siya iba mga flavor po mga kapuso na pwede niyong matikman. Ayan po yung kanilang classic salted egg. May ham and cheese po. Meron silang langka. Ito yung langka, makapuno. Meron pong ensaymada. At ito, para sa mga social, meron silang cinnamon. Taray!
Maraming salamat, Maki! Well done! Thank you po. Grabe ang galing mo sa pag-share ng iyong business with us. At syempre, mga kapuso, binigyan na niya kayo ng mga idea kung paano yung umpisa ng iyong business. At syempre pa, lalo na ngayong Pasko, patok na patok yan. Kaya lagi pong tumutok kasama niyong Eat Girl Love Anover. Dito lang ako po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Saan nga ba, Maki, kundi sa Unang Hirit! Kain na, kumita na.